pinagbibintangan mo ba ako, Richard? Siguro nga. Pinagbibintangan kita. Bakit ka pa nagtatanong kung kumbinsido ka na sa sarili mo na may nangyayari nga sa amin ni Daniel? Dahil gusto ko sa'yo mismo manggaling ang pag-amin. Wala akong aaminin sa'yo. Wala akong ginagawang masama. Bakit ka sumama kay Daniel? Richard, pinapunta mo ako sa kanya. Dapat alam mo yun. Obviously, mahal mo pa siya. Kaya ako sumama sa kanya sa pagtakas niya. Richard, nasa panganib ang buhay ni Daniel. Ngayon kung hindi ko siya sasamahan, papatayin nila si Daniel. Siya naisip mo kalagayan niya. Ako ba? Kahit minsan naisip mo kung ano mararamdaman ko sa pagsama mo sa kanya? Alam mo, alam ko ng punto ng usapang to eh. Wala kang tiwala sa akin, Richard. Kung ganyan na lang na wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pa, huwag na natin ituloy ang kasal natin. Kailangan puntahan mo ako dito. Ngayon din. Hindi pwede. Sasabi tayo dyan. Kailangan tulungan mo ako. Ikaw lang ang pag-asa ko dito. Look, Marlo, hindi ako pwedeng pumicture dyan. Lalo tayong mapapahamak. Eh, ano gagawin ko dito? Ha? Hindi ko alam. Ako kailangan umalis na muna ako. Masyadong mainit ang sitwasyon. Kailangan lumayo ako. Hindi pwede. Papano ko? Pasensya na muna, Marlo. Kailangan tulungan ko muna ang sarili ko bago kita matulungan. Walang hiya ka, Artemio. Ito, igaganti mo sa akin? Pagtapos ang mga binigay ko sa'yo? Huh? Look, pasensya na, Marlo. Pasensya na talaga. Hello? 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 Sorry, isang tawag lang. Margarita. Shanky. Margarita, ako si Rosemary. Ngayon lang tayo nagkakilala. Sa ganitong pagkakataon ba tayo nagkakilala? Ano kayo? Okay lang, okay lang. Ha, kamusta na ang kapatid niya mo? Ayun, nakakulong na. Yun lang naman ang alam ko eh. Wala na rin naman ako intensyon makibalita pa. Yeah, I understand. Kung may magagawa lang kami para makatulong o kahit ano, paalam mo lang sa amin. Salamat. Siguro yun talagang plano ng Jose. Yung mag-isa ako. Wala na ang kuya. Si Daniel iba yung mahal. Pero Margarita, ginawa mo ang lahat para kay Daniel. Ginawa mo ang lahat dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi naman ako nangihingi ng kapalit eh. Okay naman sa akin. Kahit ako lang ang nagmamahal sa kanya. Sir, pwedeng isang tawag na lang mo? One phone call lang. At nagamit mo na yung privilege na yun sa pagtawag mo sa abogado mo.
Kasi ho, kasi kailangan ko po matawagan yung kapatid ko. Si Margarita Pineda ba? Oo, siya nga po. Kailangan makausap ko siya ngayon din po. Gaya ng sabi ko, nagamit mo na yung tawag na yun. At kahit bigyan pa ka ng isang pagkakataon eh, hindi mo na makakausap ang kapatid mo. Sir, bakit to? Mahigpit na bilin niya. Ayaw ka na niyang makita o makausap. Pero kapatid niya ako, sir. Kapatid ka niya. Paano mo nakuha ang gawin mo sa kanya? Hindi ko siya masisisi. Okay, sige. Tumawag lang kayo. Okay. Salamat. Pancho, ano nangyari? Si Daniel Labarel. Anong lagay niya? Wala pang balita ang mga doktor eh. Eh bakit daw Labarel? Ayon sa mga pulis ang laban si Daniel, kaya siya Labarel. Pero iba naman ang sinasabi ni Rosario. Eh, ano sinasabi ni Rosario? Sabi ni Rosario, hindi naman daw si Daniel ang bumarel, kundi kapwa niya pulis. Totoo kayong hinostage ni Daniel si Rosario? Sabi ni Rosario, hindi daw. Nasaan si Rosario to? Ano dun siya kausap ni Richard? Eh si Richard nga pala, anong reaksyon? Napaka-convenient para sa'yo na i-cancel ang kasal natin ng ganun-ganun lang. Wala kang tiwala sa akin. Bakit pa tayo magpapakasal kung wala kang tiwala sa akin? Dahil pagod na ako sa pag-intindi na nararamdaman mo. Sa pagpaparaya at pagiging martir. Mula ngayon, ako na masusunod. Kahit anong gusto ko, yun ang masusunod. Wala na akong pakialam kay Daniel o kahit kung sino pa. Ang gusto ko, magpakasal na tayo. Agad-agad! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung nagkakaganito man ako, ikaw mismo, Rosario, nagturo sa akin na maging matigas para ipaglaban ko nararamdaman ko para sa'yo. Bakit ka palalaban? Alam mo, Richard, yung pagdududa mo, yan ang makakasira sa relasyon to. Dahil naniniwala ako, pag hinigpitan kong kapit sa'yo, hindi ka na mawawala sa akin. Kaya gusto ko magpakasal na tayo agad-agad. Bakit sa tingin mo ba yan ang magiging solusyon? Oo. Rosario? Oh, Dolfo, ano? Ano nangyayari sa loob? Critical pa si Daniel. Si Rosario. Ayun, kausap ang press at mga pulis. Mukha atang maaabsuelto yung si Daniel eh. Hindi ko yata nagugusto ang tinatakbo ng mga pangyayari. Hindi lang yan. May bagong eksena sa loob. Ano? Dumating si Bart at si Rosenda. Exciting naman pala tinatakbo ng story. Pasensya na, naputol ko yung pag-uusap niyo ni Richard. Dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo na eh. Naawat niyo yung pag-uusap namin. Itatalo ba kayo? Si Richard mo kasi na eh. Bakit? Kasi nagsiselo siya, no? Bakit niya naman naisip na nagsiselo siya? Eh, paano? Kusa kang sumama kay Daniel. May pag hindi ho ako sumama kay Daniel noon, papatay nila si Daniel. Alam ba ang dahilan? Anak, mahal mo pa ba si Daniel? Thank you.
Oo, Nay. Pero si Richard pa rin ang pakakasalan ko. Paano ka magpapakasal sa isang lalaki? Gayong meron ka naman ibang mahal. Nay, mahal ko si Daniel. Pero alam ko na talagang itinadhana na hindi kami magkatuluyan. Napamahal na rin sa akin si Richard. Kaya siyang napili kong pakasalan at makasama habang buhay. Kayo ho ba yung misis ng pasyente? Oho. Kumusta na po siya? Ligtas na ho siya. Sandali na lang ho at magigising na lang siya. Mas maganda ho siguro na nandun kayo sa tabi niya sakaling pagmulat niya ay may kasama siya. Sige po. Salamat ho. Oh, may bisita ka. Margaret. Di ako kapatid mo. Ako ang kapatid ng pinatay mo. Natatakot ka sa sarili mo itong ginawa mo. Anong tanggap ko yung balita na ikaw pumatay sa kapatid ko? Di ako makapaghintay na patayin ka. Pero ngayong nakita kita, nagbago na isip ko. Hindi na kita papatayin. Gusto kong makita mong buhay mong gumuho sa harap mo. Yung maganda mong pangalan sa lipunan, paglayo ng mga kaibigan mo, at higit sa lahat, pagkawasak ng pamilya mo. Mas nakakaawa ka kaysa sa akin. Kasi ako, ngayon matatahimik na. Ay ikaw, ngayon pala nagsisimula ang impyernong buhay mo. Oh, Richard, pare. Okay ka lang? Okay lang. Sure mo, pare, parang hindi ka okay. Sa totoo lang, bad trip ako eh. Oh, saan na naman? Kay Daniel. Bakit anong ginawa ni Daniel? Bakit pa palagi na lang siya? Nag-asawa na nga siya't lahat. Bakit siya pa rin? Ang mahal ni Rosario. Sinubukan kong itindihin. Pero bakit ganun? Lagi na lang akong dehado. Di na ako papayag. Di na ako papaisa sa Daniel na yan. Pare, ba't naman kasi si Daniel na sinisisi mo? Sino pang sisisihin ko? Isipin mo. Tatlo kayong magkasalo dyan sa problema na yan. Hindi lang isang tao dapat mo sisihin. Melissa, saan ka pupunta? Sa loob. Eh, ano naman gagawin mo sa loob? Mag-Google. Delikado. Maraming pulis doon. Gusto mo bang mahuli ka? Ang lagay, Dolfo, hindi ako kasama sa eksena. Hindi yata pwede. Siyempre, kailangan ako doon. Dahil kailangan na nila ng kontrabida sa loob. Sir. Tampayin niyo lang. Sir. Ah, sige po. Aaminin ko na po yung mga kasalanan ko. Ano naman pa kanayan? Handa na ako magbigay ng statement. Seryoso ba yan? Tawag mo na yung happy niyo.
at aaminin ko ang kasalanan ko. Inosente si Daniel Pineda. Ako. Ako ang pumatay kay Senny Lastrilla. At sasabihin ko yung lahat ng mga kasabwat ko sa krimen. Rosario, anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Ikaw, hihingi ng tawad? Rosario, maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko na at binabayaran ang lahat ng naging kasalanan ko sa'yo at sa lahat ng tao. At sana mapatawad mo ko. Please. Rosario! Rosario!